What's up? This is RJ Madrid. Welcome dito sa aking YouTube channel. Hello! Hello mga kalablab, yan. Ginawa ko po itong video nito para doon po sa mga kumakalat na video ng umalay pang bubugbog ko. Aminado lang po tayo doon dahil mayroon nga pong video na hindi natin alam na sa mga admin po yata yun ng kasatsat na galing na binidyo nila. Hindi po CCTV yun. Cellphone po yun. So, uunahan ko na po kayo na talagang medyo mali po talaga yung nagawa ko. Pero hindi ko naman po yun magagawa kung wala pong dahilan. So, nangyari po yun kasi yung guard po, actually yung guard po, hindi ko po yung personally kilala. Kasi reliever lang po yun for 2 days. 2 days pa lang po siya nag-duty doon. So may ginawa po siyang mga kwento na paninira sa kasatsat na idinamay niya po yung pangalan ko na ang pagkakasabi parang galing po sa akin yung kwentong nangyari na hindi naman po kami nag-uusap. Hindi po siya kilala. Alam niya po yan. So syempre, alam niya naman po kung paano ko ipagtanggol si Kit Talents, dahil ako po yung driver niya, lagi po ako nagtatanggol dyan. Parang, siyempre, dala ng bugso ng damdamin yun, lahat kami siniraan niya. So, nagawa ko po yung hindi kanais-nais sa kanya. So, yun po. Kung meron po akong mali doon, hinihingi ko po umanhin kung saan man po tayo makarating, eh, haharapin ko po yan. Huwag po kayo mag-alala. Haharapin ko po yan. Hindi ko po yan talatalikuran. At gusto ko rin pong malaman nyo na yan pong video na yan, kaya lumabas yan, is gustong gumante ni Kit Talent sa akin sa pag-alis ko sa kanila. Actually, hindi po ako umalis. Pinaalis po ako ni Bena. May post po ako sa Facebook kung anong dahilan. Yan nga po, nag-iwan siya ng sulat na ayaw niya na daw po ako abutan doon. So, doon po nagsimula yon. Hindi po yan talaga ang main issue. Pinakalat lang po yan ni Kit Talents dahil gusto niyang bumaligtad yung kwento. Ayaw niya po talagang malaman yung katotohanan na sa kanya nagmula lahat ang mga gulong to. Ayun nga po, umalis ako sa kanila dahil siya po ay nahuli na ng bababae. Ito po yun at alam po ni Bena yun. So, siyempre driver niya po ako. Alat po ng lakad niya, kasama niya ako. Lahat po ng kalokohan niya, medyo alam ko rin po. So, sino po ba naman ako na isang driver niya, amo siya, napipigilan po yung kagustuhan niya. At saka nasa hustong gulang na po siya, alam niya na po yung tama at mali. So, sa puntong yon, ang ginawa niya, hindi niya po ako pinagtanggol. Pinabayaan po niya na mapaalis ako sa kanila. So, doon lang po sa puntong yon, nagsimula yan. So, wala na po siyang masagot doon sa mga sinabi ko kasi puro katotohanan po yun. Kaya ang ginawa niya po ay naghanap ng pwede ibutas sa akin. Matagal na po nangyari yun. A week before pa lang umalis ako yung nangyari sa gwardiya. At dahil din po sa kanya yun, hindi ko po malaman bakit niya binabaliktad ngayon ang pangyayari at pilit niyang binubuhay. So, nandiyan na po yan eh. Nangyari na po. Nagawa na po yung mali ko. Pero may dahilan po yun. Hindi po natin hawak lagi ang ating bugso ng damdamin. Depende po sa sitwasyon. Hindi ko naman po alam na sineset up pala ako ng mga admins niya na kinukunan ng video. Kasi that time, meron na pong alam si Bena sa pambababae niya. At ang mga admins na yan, pilit akong pinaalis sa bahay nila. Sinusulsulan nila si Bena. So ngayon po, hindi po nagtatupad yun. Nakapag-stay pa ako ng mga almost 1 week. Na ang gusto ng mga admins umalis na ako dahil binubuyo ko raw po si Kit Talents. Ito lang po masasabi ko. Kung bubuyuhin ko yan, nasa kanya po yan. Kung gagawin niya pa rin yung makamalian. Driver niya po ako. Wala po akong karapatang kontrahin yung gusto niyang gawin. Dahil driver niya nga po ako. Although may alam po ako, pero wala po ako sa karapatan na sawayin or kontrahin yung gusto niya. So yun nga po, bago po ako umalis, actually po meron po akong channel
May channel po talaga akong Mang Jun. Malaki na po yung subscriber noon. Sikit talents po guwa noon, pero akin po yun. Channel ko po yun. Alam po yun ng mga kasatsat at ng mga kalablab ngayon. Hindi po kaila sa inyo yun na may channel ako. Nagbablog ako doon. Nag-isa ako. Itong huling ano ko, hindi ko na sa sinasama. Ako na nag-i-edit. So, matagal ko na pong gusto umalis sa kanya eh. Kasi marami pong mali talaga. Ngayon, ang gusto ko lang po talaga, yung channel ko. Ang problema, ayaw niyang bitawan. Ever since po, hindi po ako kumita sa channel ko. Hindi ko po nakita kung magkano ang kinikita niyan. Yung silver button ko, tinatago niya yata. Ang tagal-tagal na, wala pa. Ito po, Mang Jun po ang pangalan niyan. Hanggang sa pinalitan niya po ng Mang Jun and Kasatsat Family. Hanggang sa naging Kasatsat Family na lang, nawala na po ako doon. Dinilit niya rin po yung mga ibang video. Pag tinipe niyo po ang Mang Jun, lalabas po Kasatsat Family. So, yun po yung channel ko. So, yan. Take note po Akin pong channel yun, pero hindi po ako kumikita. Ano pong meron siyang pag-iisip, diba ba? Sabi niya, gusto niyang tulungan ang mga tauhan niya, pero ang ginagawa niya, parang kinakamkam niya. Kakurampot lang na kikitain. Kakamkamin pa niya. Pag sumasahod daw po yung channel ko, bibigyan na lang po, uunad, binigyan niya ako 10,000. Hati daw kami. Bakit po kami maghahati? Eh, sobra-sobra na po yung hirap ko sa vlog niya. Nakikita niyo po yun. Halos hindi na po ako natutulog. Ayan, isa na po yan. Bago po ako umalis, nung huling araw ko doon sa kanila, kinausap ko po siya kasi alam niya po talaga kung saan lang ako kumikita. Sahod ko bilang driver. Yung binibigay naman po niya, hindi naman po regular yan. Na extra-extra, hindi po regular yan. May bigay man po yan sa akin, panigurado galing din po sa channel ko yon. So, ginigisa lang niya po ako sa sarili kong mantika. So, ito po, ang siste. Sabi ko sa kanya, baka naman pwede mo akong matulungan kahit panimula ko. Hindi ko na po binabangit yung channel ko kasi hawak na po eh. Isa po may hawak na account. Baka kahit panimula ko man lang, master, kasi alam mo kung saan ako kumikita dito. Sahod ko lang talaga bilang driver mo. Paminsan-minsang extra na binibigay mo, pero hindi palagi po yun. So ganito po, ang sabi niya, tutulungan kita, pero wala akong hawak na pera ngayon. Ayan po, sabi niya, kasi nag-away nga po sila ni Bena. Si Bena nasa Taiwan, wala doon siyang hawak na pera. So sabi ko, sabi niya sa akin, gawa ka ng channel mo, tutulungan kita, ipopromote ko at isi-share ko. So bago po ako umalis, pinilit ko pong gumawa ng bagong channel ko. Kahit masakit man po sa loob ko. Pagkagawa ko po, in-uploadan ko po kaagad. So, nung natapos na may upload na, may channel na akong bago, sinabi ko po sa kanya na, Master, okay na. Baka pwedeng i-share mo na at pakipromote. Ang ginawa po niya, tinulugan niya po ako. So, no choice po ako, kundi umuwi na lang. Kasi ayaw na nga po ko abutan ni Bena ron sa kanila. So, umuwi po ako na wala. So, ilang araw, lumipas, wala po siyang paramdam hanggang sa ipinaban na nila ako sa village. Bawal na po akong pumunta roon. So, paano pa po niya may paparating sa akin tulong niya kung pinaban na nila ako sa village? So, wala na po talaga siyang balak tulungan ako. Kumbaga, sa lahat po ng ginawa kong pagtatakip, pagtatanggol, mga sakripisyo ko sa kanya, sa vlog niya, pagpupuyat, halos di matulog. Lahat ng mga bumabati ko sa kanya, ng baba, sinasalo ko, sinasagot ko, pinagtatanggol ko siya. Kahit alam kong marami siyang kamalian, pero sa kabila nun, wala po siyang ginawa para sa akin. Okay, masama. Oo, parang ganun. Ako pa po ang lumalabas na masama. Samantalang siya po itong may ginawang kalokohan. Ngayon, ito po, kung bakit lumabas po yung video na yan ng gwardya. Kagagawan po niya yan kasi yung pangalawang post ko, sinagot ko lang po yung mga post niya. Lahat po ng sagot ko ron, alam niya tama. Alam niya po yun. So, lahat po ng post niya, in-erase niya. Idinilit niya, hinide niya. Kasi, wala na po siya may sagot. Kasi yung mga sinasabi ko, hindi niya na po expected na ilalabas ko yon. So, kasi, wala na po eh. Kailangan na pong ilabas talaga eh, yung mga panluloko niya. Mga panluloko niya po, hindi lang po sa akin, sa mga yaya, at sa mga manunood niya. Ito pa po,
ang mga yaya dyan, hindi nagtatagal. Lagi na lang niyang inililin lang yung manunood kung anong dahilan ba't hindi nagtatagal. So yun na nga po, hinahanap na po ako ng mga followers. Bakit wala na ako? At nagsarili na ako ng vlog ko. So, marami po na nagtatanong, Mang Jun, bakit wala ka na doon? Baka pwede naman sabihin. So, siyempre po, ang sa akin, gusto ko na rin pong ilabas ang katotohanan. Dahil din po sa mga ginawa niya sa akin, pong lolo ko. Kasi wala na rin po eh. Ano pa pong aasahan ko sa kanya? Eh, hinayaan niya ako. Binitawan niya ako sa ere. So, ito na po. Wala pong mga benepisyo ang yaya dyan. Pati ako. Kung magtrabaho kami, ako po, halos 24 hours. Kasi magbablog kami sa gabi, sasamahan ko pa yan. Pag makaidlip pa na ako, gigisingin ka pa rin yan dahil may iutos yan. Kinaumagahan, maghahatid ako ng mga estudyante. Hindi ko rin po pwede itulog yun dahil susundo pa rin ako. So hanggang tuloy-tuloy na naman po yun hanggang gumabi. So ang kinakaano ko lang sa kanya, ayaw niya pong harapin yung totoong issue. Bakit niya po inililihis? Ngayon, nandiyan na po yun, yung video na yan. So, haharapin ko po yan. Ibang party po yan. Pero nagmula po lahat ng gulo niyan ay kay Kit Talents. Yan lang ang sinasabi ko sa Kit Talents. Magpakatotoo ka. Huwag kang nanggadamay pa ng iba. So, yan po yung insidente niyan. Haharapin ko po yan. Kung saan man po kang makarating, ulitin ko po sa inyo. Pero sana, harapin din po ni Kit Talents yung problema niya sa akin. Unang-una, yung pinasok ko dyan, mga benepisyo ko, dapat ibigay niya. At yung channel ko, sana bitawan niya. Dahil akin po yun. Pangalan ko po nandun. Wala po siyang karapatan na i-hold yun. Hindi lang po talaga ako makaano dati dahil dinadaan niya lagi sa init ng ulo niya. Alam po niya yan. Kasi interesado rin siya eh. Itinago niya nga kung ilan yung subscriber, ayaw niya ipakita. Alam po ng mga kasatsat at kalablab yan. Doon na lang po sana isipin nyo kung gaano kaloko yan. Isipin nyo lahat ng ginagawa kong sakripisyo sa kanya, ginaganyan pa niya ako. Sabi niya tutulungan yung mga tauhan niya na makaangat sa buhay, pero anong ginawa niya? Niloko niya, pinapaasa niya. Harapin mo yung totoong ginawa mong kalokohan. Nang babae ka, yan ang dahilan. Huwag mong ilihis sa kung saan-saan pa man. Kit Talents, sabi mo lalaki ka, di ba? Magpakalalaki ka. Astig ka, di ba? Magpakaastig ka. So, yan lang po. Humihingi po ako ng dispensa kung ano man po yung nagawa kong kamalian. Tao lang din po ako. At yun po ay dahil sa pagtatanggol ko lang din sa kanya na ngayon ay binamasama niya at binabaliktad niya. Na ever since, lagi naman po niya sinasabi, harapin mo yan, Mang Jun, ikaw nang bahala dyan. Sagutin mo yan, Mang Jun. Ganito, ganun, ganun, ganun. Ganun po ang papel ko sa kanya. Alam po ng karamihan yan. Pero sa kabila nun, tinarantado pa rin niya ako at hinayaan. Iniwanan sa ere. Hindi po ba makatarungan yon? Iba po yung issue sa guard, iba po yung issue dito. Pero ang main issue ay yung kay Kit Talents. Kaya naglabasan yan dahil gusto niyang malinis yung pangalan niya. Pilit niyang inililigaw. So yan, haharapin ko po lahat yan. Huwag po kayo mag-alala, saan man po tayo makarating. Isa sa guard, yan si Kit Talents, gusto ko magpakatotoo siya. Yun lang po, sana maunawaan niyo po yung mga Facebook na post ko. Kung hindi niyo pa po nakikita yung mga dahilan doon, puntahan niyo po, basahin niyo. Yung kanya po, dinilit niya na kasi wala na po siya mapuntahan eh. Ang dami mong kalokohan, Kit Talents. Inamin mo na ba na anong ginawa mo sa babae? Umamin ka na ba na mayroon ka pang iba? Alam ba ni Bena lahat yan? Ngayon tayo magtutuos. Ilalabas ko lahat yan. Tandaan mo. Tinarantado mo ako. Lahat ng sakripisyo ko sa'yo, ibinuhos ko. Pero ginago mo ako. So, yan lang po mga kalablab. Sana maunawaan niyo po ako ngayon sa aking paliwanag na to. Haharapin ko po yan. Huwag po kayo mag-alala. Basta si Kit Talents, sa'yo nagmula lahat ng gulong to. Sa'yo, sa inyong mag-asawa. Sana, iniisip niyo muna kung ano bang kahinat na nito bago niyo inisip yung sarili niyo. Sana isipin niyo muna yung mga taong nagmamalasakit sa inyo, nagmamahal sa inyo na ganyan, tinatapak-tapakan niyo. Isa pa po, yung video ni Yaya Hina. Yaya Hina, hindi kita dinamay.
tinulungan ko pa nga kayo eh. Tingnan nyo, bigla siya mag, aano ng benefits, beneficio nyo. Anong sabi niya doon? Hindi daw nila alam. Kalokohan. Ang dami mong kalokohan alam eh. Yung sa batas, di mo alam. Na, yayahin na, hindi naman kita dinamay eh. Iba kasi yung sinasabi mo sa video, sa totoo, sa kalooban mo. Alam mo yan, huwag kang magsinungaling. Ilabas mo yung totoo kung gusto mo magsalita. Ngayon kung ayaw mo, manahimik ka. Ano ba sinasabi mo doon sa video mo? Puro mabait sila, mabait sila. Hindi ka mapakali, para kang aligaga. Hindi ka nga makatingin ng diretso sa camera. Parang may sumisenyas pa sa'yo. Ini-script niya, tinuturuan. Yun po yung totoo. Kasi alam ko po yan, diskarte ni Kit Talens. Alam ko lahat ng galaw niyan. Lahat ng baho niyan, alam ko. So, ikaw Kit Talens, umayos ka. Huwag mong ilihis ang istorya. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Tandaan mo yan. Maghaharap-harap tayo. Lahat ng kalokohan mo, isisiwalat ko yan para lang matahimik ka sa panluloko mo. So yan mga kalablab, maraming salamat sa inyo. Dito nga po pala yung kaibigan ko, si Christian. Yan. Sinasamahan niya ako dito ngayon kasi meron kami pupuntahan mamaya. So yan, maraming salamat po sa inyo. Sumuli po, harapin ko po yan. Huwag po kayong mag-alala. Saan man po tayo makarating. Sa totoo lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang tiny bells para updated ka sa lahat ng videos.